Pumunta si Jacob sa Ehipto. Ika-46 na kabanata. Umalis si Jacob papuntang Ehipto, kasama ang sambahayan niya na dala ang lahat ng kanyang ari-arian. Pagdating niya sa Beersheba, naghandog siya sa Diyos ng ama niyang si Isaak. Kinagabihan, nakipag-usap ang Diyos sa kanya sa pamamagitan ng isang pangitain. Tinawag ng Diyos si Jacob at sumagot si Jacob sa kanya. Pagkatapos sinabi niya, "Ako ang Diyos na siyang Diyos ng iyong ama. Huwag kang matakot pumunta sa Ehipto, dahil gagawin ko kayong isang kilalang bansa roon. Ako mismo ang kasama mo sa pagpunta sa Ehipto, at muli kitang ibabalik dito sa Kanaan. At kung mamamatay ka na, nandiyan si Jose sa iyong tabi." Pinasakay si Jacob ng mga anak niya sa karwaheng ibinigay ng Paraon para sakyan niya. Pinasakay din nila ang mga asawa at anak nila, at lumipat sila mula sa Beersheba. Dinala nila ang mga hayop at mga ari-ariang naipon nila sa Kanaan. Dinala rin ni Jacob sa Ehipto ang lahat ng kanyang lahi, ang mga anak niya at mga apo. Ito ang mga pangalan ng mga Israelitang pumunta sa Ehipto. Si Jacob, ang panganay niyang anak na si Reuben, ang mga anak ni Reuben, sina Hanok, Palu, Hezron at Carmi, si Simeon at ang mga anak niya, sina Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Zohar, at si Shaul na anak ng isang Kananeya, si Levi at ang mga anak niya, sina Gershon, Kohat, at Merari, si Huda at ang mga anak niya, sina Er, Onan, Shela, Perez, at Zera. Pero si Er at Onan ay namatay sa Kanaan. Ang mga anak ni Perez, sina Hezron at Hamul, ang mga ito ay kasama rin sa Ehipto, si Issachar at ang mga anak niyang sina Tola, Puwa, Iyob, at Shimron. Si Zebulun at ang mga anak niya, sina Sered, Elon, at Jeleel. Sila ang 33 anak at apo ni Jacob kay Leia na ipinanganak sa Padan Aram, at hindi kabilang ang anak niyang babae na si Dina. Ang mga ito ay kasama rin sa Ehipto, si Gad at ang mga anak niyang sina Zephon, Hagi, Shuni, Esbon, Eri, Arodi at Areli. Si Asher at ang mga anak niyang sina Imna, Ishba, Ishvi at Beria. Ang kapatid nilang babae na si Sera. Ang mga anak ni Beria na sina Heber at Malkiel. Sila ang 16 na anak at apo ni Jacob kay Zilpa, ang alipin na ibinigay ni Laban kay Leia. Ang mga anak ni Jacob kay Raquel, sina Jose at Benjamin. Ang mga anak ni Jose kay Asenath na ipinanganak sa Ehipto na sina Manase at Ephraim. Si Asenath ay anak na babae ni Potifera na pari sa lungsod ng On. Ang mga anak ni Benjamin, sina Bela, Beker, Ashbel, Gera, Naaman, Ehi, Rosh, Mupim, Hupim, at Ard. Sila ang 14 na anak at apo ni Jacob kay Raquel. Ang mga ito ay kasama rin sa Ehipto, si Dan at ang anak niyang si Hushim, si Naphtali at ang mga anak niya, sina Jasher, Guni, Jezer, at Shilem. Sila ang 7 anak at apo ni Jacob kay Bilha, ang alipin na ibinigay ni Laban kay Raquel. Ang bilang ng lahat ng anak at apo ni Jacob na pumunta sa Ehipto ay 66. Hindi pa kabilang dito ang mga asawa ng kanyang mga anak. Kasama ang 2 anak ni Jose na ipinanganak sa Ehipto, 70 ang kabuuan ng sambahayan ni Jacob na natipon sa Ehipto. Nang hindi pa sila nakakarating sa Ehipto, inutusan ni Jacob si Huda na maunang pumunta kay Jose para ituro sa kanila ang lugar ng Goshen. Nang dumating na sina Jacob sa Goshen, sumakay si Jose sa karwahin niya at pumunta roon sa Goshen para salubungin ang kanyang ama. Nang magkita sila, niyakap ni Jose ang kanyang ama at tuloy-tuloy ang pag-iyak niya. Sinabi ni Jacob kay Jose, "Ngayon handa na akong mamatay dahil nakita na kita ng buhay." At sinabi ni Jose sa mga kapatid niya at sa buong sambahayan ng kanyang ama, "Aalis ako at sasabihin sa Paraon na narito na ang mga kapatid ko at ang buong sambahayan ng aking ama na nakatira sa Kanaan. Sasabihin ko rin sa kanya
na nagpapastol kayo ng mga hayop at dinala ninyo ang mga hayop ninyo at ang lahat ng ari-arian ninyo. Kaya kapag ipinatawag niya kayo at itinanong kung ano ang trabaho ninyo, sabihin niyo na nagpapastol kayo ng mga hayop mula pagkabata, katulad ng mga magulang ninyo, para patirahin niya kayo sa Goshen, sapagkat nasusok lamang mga Ehipsyo sa mga nagpapastol ng hayop.